itsura niya. Hulihin namin siya. Why? Why in 2005 you ask for clearance under the name of Alice Duong? Hawak na nga ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang resulta ng ikatlong set ng fingerprint card impression ng umano'y Alice Lial Guo na kumuha ng NBI clearance noong 2005. Sa press conference, sinabi ni NBI Jaime Santiago, hindi nagtugma ang fingerprint card ni Bamban Mayor Alice Guo at isa pang Alice Lial Guo na may kaparehong pangalan ng alkalde at birth date. Sa NBI clearance noong 2005, ibang mukha ang nagngangalang Alice Lial Guo sa 138 Calanchao Street, Project 8 sa Quezon City. Piki di umano ang address na ibinigay ng tunay na Alice Lial Guo dahil wala umanong Calanchao Street sa naturang lugar. Inaalam na ng NBI ang pakay ng pagkuha ng NBI clearance at nagpakilalang Alice Lial Guo. Dahil kung matatandaan na una na rin kinumpirma ng NBI na tugma ang fingerprint card ni Guo Waping at Mayor Alice Guo na kumuha ng NBI clearance noong March 10, 2021. Nag-alok naman ng pabuya na 50,000 ang NBI sa kung sino ang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pangalawang Alice Lial Guo dahil pwede nila itong gamitin bilang star witness sa kaso laban kay Bamban Mayor Alice Guo. Ngunit ang malaking katanungan ngayon ng mga netizens na kung buhay pa ba ang ikalawang Alice Lial Guo o baka naman pinatahimik na ito ni Mayor Alice Guo katulad di umano ng ginawa niya sa nagrehestro ng kanyang late birth certificate. Aring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito, Alice Guo, born on July 12, 1986, pinanganak ka sa tabla. O, bayaran kita ng 20 mil. Kuha ka. O, ikaw, bayaran kita ng ngayon. Kumuha ka, Jaime Santiago, born on... Tapos may ID ka na pikirin. Bibigyan ka ng clearance. Halimbawa, ang tunay na pangalan niya ay Marites Santiago. Kumuha siya ng clearance. Tapos, it so happened na na-incooper natin dito. At tapos, yung itsura niya. Hulihin namin siya. Why? Why in 2005 you ask for clearance under the name of Alice Duo? Anong pakay mo? Kikwestiyonin na siya ng aming sa clearance namin. Thank you for joining us. Medyo maraming nagulantang ano po. And there are pros and there are anti dun sa idea na maaaring gawing star witness itong si Alice Guo because I think the reason or rationale behind is that baka siya yung linchpin dito sa mga pogo operations not only in Bamban but in other areas as well. Can you explain to us kung bakit po ninyo naisip yung idea na maging star witness itong si ano si Alice Guo? Peter, ako iiwan ko na lang sa mga abogado natin sa gobyerno kung pwede siya maging star witness. Dahil yan ay technical in aspect at very legal in aspect yan. Pero naniniwala ako na si Alice Guo alam niya itong negosyo ng Pogo at alam niya rin yung mga personalidad na involved dito sa Pogo. At alam niya rin itong mga sindikato na nag-ooperate dito sa Pogo dahil kung titignan natin yung mga dokumento sa Bamban, mga partner niya ay mga sindikato, may mga warrant of arrest na sa ibang bansa at iba nga nakulong na at partner niya dito sa Bamban Pogo Hub. At natuklasan din namin sa mga executive session briefing na malaki yung perang nakukuha niya sa iba't ibang sources. At hindi lang pinag-uusapan natin dito million o daan million. Malaki ang pera, billion ang pera na pinag-uusapan natin. Kaya ibig sabihin meron siyang connection sa mga taong may pera. Ibig sabihin meron siyang connection sa mga taong marunong mag-operate ng ganitong Pogo. At siya ang nagbukas ng pinto para makapasok sila dito sa ating bansa. At doon sa on the case of Pora, nakita rin namin na meron din siyang meron ring ebidensya na nagliling sa kanya dito sa Pora Pogo Hub. So ang ibig sabihin, basta pagdating sa Pogo, meron siyang malalim na kinalaman pagdating dito sa mga ganitong negosyo.
Senator Win, syempre po, from a legal standpoint, I'm not a lawyer, pero ito po yung mga naririnig natin, na for one to be a star witness or at least enter the witness protection program, dapat isa siya sa least liable or least culpable. In this particular case, do you really think na baka pwede siya mag-qualify dito? Kaya iiwan ko yan sa ating mga abogado, no? Kung siya ay qualified. Pero para sa akin, dahil nga yung pangalan niya, front, right, and center, doon sa mga dokumento, bigyan kita ng halimbawa, Peter, doon sa case ng Bamban, siya yung nag-apply para sa letter of no objection. Yung utilities tulad ng tubig, internet, kuryente, lahat na sa pangalan niya. Siya rin ang nag-convert ng lupa doon sa Bamban. Kaya in my opinion and observation doon sa mga dokumento, hindi siya pwedeng maging list dahil siya yung naging facilitator nitong Pogo Hub sa Bamban. Pero alam ko rin na marami siyang alam, no? Tutukol sa personalidad. At yan ang dapat natin makuha rin sa kanya. Senator, ako po medyo nagtataka lang kung paano mangyayari kung siya po ay magiging star witness. Bilang marami pong kaso ang i-file sa kanya, ano? Kapag po ba siya ay nag-file, una, syempre, maapektuhan yung mga cases na yan. Hindi po ba yan magbibigay ng strong evidence towards her guilt kung siya po ay maging star witness dahil meron siyang impormasyon na pwedeng maibigay? At sa mga pag-aaral namin at consult ako sa mga abogado at government lawyers natin, tama si Peter na dapat least guilty siya. Hindi ko kasi nakikitang least guilty siya dahil dun sa mga dokumento na nakita namin, siya yung nag-apply. In fact, siya yung nag-trigger para makapasok itong Pogo Hub sa Bamban. Mm-hmm. So, kaya parang nakikita ko na ang nakikita ko, siya yung nagbigay daan para makapasok itong Pogo Hub sa Bamban through her magaling sa mag-Tagalog. So siguro nakakausap niya itong mga local officials at nakita naman natin na marunong rin siya sa mga pasikot-sikot ng ating proseso. So nakapasok siya sa local government of Bamban at nakuha niya yung mga dokumento kaya nga nakapagpatayo ng ganitong kalaking pasilidad sa Bamban. So ang importante lang ay tuloy-tuloy yung pag-file ng kaso sa kanya para lumabas rin yung information. No? Kasi importante na hindi lang siya yung ating makasuhan kung hindi yung iba pang nasa likod. Dahil naniniwala ako, marami pang nasa likod nito. Eh. Mm-hmm. Siya ay isa lang sa mga sindikato na banggit ng PAOK. Of course, hindi nila masabi mga pangalan under investigation pa right now. Pero base doon sa mga information, isa lang siya sa maraming mga personalidad na sa likod nitong mga Pogo na nag-ooperate sa atin. Opo. And if papayag po siya na or i-allow po siya na maging star witness, di po ba may nangyayari dyan na kapag pumayag sila, admission, magiging lesser crime o lesser offense ang ipapataw sa kanila? Will that also apply, Senator? I have to consult yung mga government lawyers natin at iiwan ko sa kanila yan. Very technical yan and very legal, no? And of course, may mga complication na dapat rin tingnan kasi ang daming kaso eh. Hindi lang natin pinag-uusapan yung human trafficking case. Pinag-uusapan rin natin dito yung Quo Warranto case, yeah. Tax evasion case pa dahil merong ino-audit ang BIR ngayon. Hindi ka mag-connect-connect yung kita niya at saka yung kanyang lifestyle. Mm-hmm. Yung meron ding money laundering case dahil hindi niya dinideclare kung saan nagagaling yung pera. So maraming kasong ipapataw sa kanya. So dapat tingnan yung kabuuan kung ano yung magiging takbo ng kaso. Senator Wynn, so July 10 daw magre-resume yung hearings on Pogo sa committee ni Senator Risa, no, and of which you're a big part of. Ang tanong ng marami, so meron na po bang hold departure order para kay Mayor Alice Go? Meron na, or watch list lang ba siya? Kasi baka biglang pagdating ng July 10, wala na siya. Base doon sa disclosure ng Bureau of Immigration, last hearing, nandito pa siya sa Pilipinas at yung ibang mga personalidad nandito pa. Pero
ang pagkaalam ko nasa watchlist siya. Pero baka ma-upgrade to into a whole departure order kasi may final ng kaso. Mm-hmm. So we have to get an update pa sa Bureau of Immigration kung ano yung status niya. But as of last hearing, nandito pa siya at meron siyang may watchlist na nakapataw sa ay, kanya. Ito po. Wala na kung ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Totoo ba yan, General? Sagutin mo ko, General, kung totoo yan. Bakit? Bakit ko nasabi na si General? Si General ang aking tinutukoy. Isa ang dahilan. Sapagkat, yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bambanpugo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? Ha, General Karamat? Ha? Ipaliwanag mo yan. That is grave misconduct. Grossest than ever. Sobra-sobra ginawa mo yan, General. General Karamat. Sa tingin ko, ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan mo ako ng mensahe kung ano ang iyong paliwanag dito. Pwede mo sabihin na hindi ikaw, pero ipaliwanag mo kung bakit na maaga pa lang ay nabigyan na ng sikretong impormasyon ang grupo ni Alice Go na para mabigyan sila ng pagkakataon na makasibat bago dumating ang grupo ng Presidential Anti-Crime Commission na pinangunguluhan ni General Gilbert Cruz at kanyang spokesman na si John Winston or Winston John Casio o si Dr. Winston John Casio at saka si si Mr. Kidato. So anyway, dahil sa maagang pagpaalam na papasok ang CIDG, ang naging resulta, nagulat na lang ang aking source nung nakita niya sa loob ng Pugo, biglang nagsialisan ang daming mga sasakyan, SUV, mga kotse, nagsialisan sa compound ng Bambanpugo. Nagsitakbuhan, umalis, hindi na malaman kung saan pumunta. So ngayon, ang iba pa na nangyari, biglang naghanap, nag-ipon ng tinatawag na mga grinder. Yung grinder. At ano ang ginamit sa grinder? Ang ginamit, ang ginawa sa grinder ay ginamit nila pang tanggal, pang bukas ng lahat ng vault. Ang vault na yun po, lahat ay mahigit 10 na vault. Ang vault dyan ay siguro kasing laki ng, sabi ng aking source, mga isa't kalahating dupa. Ah, dipa. Dupa kasi, tag-Ilonggo na salita eh. O Cebuano, isang at isa't kalahating dipa pataas at isang dipa pahaba at isang dipa o mahigit din paano ang kapal. So sa loob ng malaking vault na yan ay naroon din ang maliliit na vault. Sa loob ng maliliit na vault, nakalagay po ang maraming dolyares, US dollars, maraming mga 500 pesos, maraming mga 1,000 pesos, punong-puno po yung vault na yun. At ang meron pa doon na nakalagay ay mga Rolex na relo. Hindi ko bakit maintindihan bakit mahilig itong mga Chinese sa Rolex na relo. So marami doon, punong-puno po yun. Yun ang sinabi sa akin ng A1 source. Na habang minamadali nila ay siyempre, itinakbo nila yon. Nung tinakbo nila pa isa-isa hanggat sa nang lumabas na sila, yung iba doon ay pumunta sa Puntana. Kaya nga sa Puntana, nung isang araw nakalipas, ay nahuli ng PAOK ang ilang mga boss na Chinese ng Bambanpugo. So yan po ang nangyari at kung bakit 167 na lamang ang nahuli ng CIDG doon sa loob ng Bambanpugo. So, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin,
kahit sa loob ng PNP may traidor. Ang nakakaasar pa dito, ang traidor ay general pa. Ayon po sa aking A1 source, si General Kramat ay isa sa mga police officers na tumatanggap ng buwanan na payula mula kay Alice Gu. So ang iba niya nakatanggap diyan ay si yung general o director general o hepe ng Region 3 Police Office. At that time, yung hepe ng police office ay si General Jose Hidalgo. Tapos, yung provincial director pa ng Tarlac ay binibigyan din. So, ngayon, ang binibigay po ay hindi basta-basta. Kung sa Huweteng, ang binibigay ay buwanan na matigkalahating milyon sa hepe ng isang bayan o isang lungsod, sa kanila po milyon ang pinag-uusapan na binibigay ni Alice Gu. Okay? So, yan po ang sinumbong sa akin ng aking source na talagang malapit na malapit kay Alice Gu. So, ano pa ang nangyari? So, ngayon, dahil dyan, ay sabi ko nga, naitakbo nila ang maraming mga Rolex na relo, mga maraming dolyares at maraming mga peso na tag 500 at tig 1,000. Kaya yan din ang dahilan kung bakit 167 na lamang ang naabutan ng PAOK. So ngayon, isa pang dahilan kung bakit na nagsuspect sa ako kay General Kramat ay sapagkat ang nag-apply po ng search warrant ay ang CIDG at pinangungunahan niya ni Colonel Buyacao. Kasi sila nag-apply, so kung CIDG, ibig sabihin si General Kramat ay may tauhan din na kasapi sa team ni Colonel Buyacao. At iyon ang nagbigay ng text o tumawag. Siyempre ayaw ng mga pulis magkaroon ng record, kaya tawag sila. So tumawag para sabihin na nabigyan ng search warrant ng Malolos RTC itong si Colonel Buyacao at lulusubin na lamang kinabukasan ang pogo na sa Bamban. So iyan po ang tunay nangyari. So ngayon, paano natin ang tanong dito, paano natin mapapaganda ang buhay ng Pilipino kung ang sarili nating mga opisyal sa pulis, sarili nating mga opisyal na nagbabantay, nagtumatanggap at nag-i-issue ng Certificate of Live Birth, na tumatanggap ng application ng late registration, ay hindi ginagawa ang trabaho nila kung ang ating Immigration Bureau ay binababoy nila ang trabaho nila at ginagawa ng paraan at nauso dyan ang visa upon arrival at doon nauso ang pastillas na trabaho ng mga pastillas gang. Sasalubungin, ha, marami pong mga Chinese ang dumating sa Pilipinas na may passport, ang iba wala pang passport, dumarating sumasakay lamang sa eroplano. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ay may sumasalubong na sa kanila na mga grupo ng pastillas gang at kahit walang passport, bibigyan na kagad ng visa, ipoprocess. Ang bigayan dyan ay minimum of 200,000 pesos sa bawat tao na dumarating. So, iyan po ang totoong nangyari sa ating bansang Pilipinas. So, tayo na mga tao na wala sa kahit anong opisina ng pamahalaan at maraming mga tao dyan na mga Pilipino na tatrabaho bilang contract of service o di kaya job orders ay naghihikahos, nagtitiis kahit na kukunti ang sweldo, beyond o below minimum ang kinatanggap na sweldo, pagpatuloy pa rin ang trabaho at napakatapat pa rin sa serbisyo kahit na walang mga benepisyo. So, pero ito yung mga opisyal natin, matataas na nga ang mga sweldo, e binibenta nila ang kanilang karangalan at integridad at sinisira pa nila ang kanilang trabaho at binababoy ng gusto, ininsulto ng gusto ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbenta ng pagtatrabaho,
pagsuway sa kanilang trabaho, pagsuway sa utos na kung ano ang dapat nilang gawin. Pero mo, ilang beses mangyari, binigyan ng Philippine Statistics Authority ng certified, certification na mayroon siyang birth certificate. Pero sa pinagmulan, kagaya kay Mr. Willie Ong na drug lord, ay binigyan siya ng PSA ng authenticated na birth certificate. Pero nandoon sa pinanggalingan sana na malulos, Civil Registrar's Office, ay wala. So paano nangyari na nagkakaganon? So iyan po ang problema natin po, sistema natin, ang ating mga opisyal ay hindi tapat sa tungkulin. Kasi sugo po yan ng pera. Ang problema sa ating Pilipinas ay bansa na maluwag. Maluwag pa kaya tawag sa atin Banana Republic. Kaya kung ganun nilang madali lang tayo babaliin. So ganun po nangyari. No? Binigay maaga pa ang impormasyon kay Alice Go. Kaya umalis sila ng maaga at ang nadatnan na lang ng PAOK ay 167 katao at nadatnan nila ang vault bukas na. Nung nadatnan nila, at least may nakuha pa sila kung ilang million. Pero ang dami-dami, punong-puno, lahat ng ano'y mahigit 20 na maliliit na vault na napapaloob sa isang malaking vault. Ang laman nun ay punong-puno ng dolyares at pera ng Pilipinas at mga Rolex na rilo. Yan po ang sinabi sa akin ng aking A1 source. So ngayon, ang dagdag pa sa akin ng A1 source ay ganito. Si Alice Go po ngayon ay umalis na. Hindi malalaman kung nasaan at hindi na nagpapakita. So ginaya ang ginawa ni Kibuloy at ni Bantag. So ganun kasi ang ating bansa ay isang bansa na madaling dayain ang lahat para makumita lamang itong mga sindikato. So ganun po yan. Sa ngayon hanggang dito lang muna ang aking isisiwalat at marami pa akong matinding isisiwalat. Pero nakikiusap ako sa inyo na sa pagdasal nyo ako na lagi akong mag-iingat para hindi ako matsambahan ng mga kampon ng mga demonyo, kasama na si Alice Go, kasama dyan si Lito Lapid, kasama dyan si Bong Pineda. Yan ang mga babantayan ninyo. Kasama rin si Bantag. Hoy, Bantag. Pagpakita ka na Bantag, sumuko ka na kung talagang hindi ikaw ang pumatay kay Kapir si Lapid. Sumuko ka at tanging iyan lamang ang paraan at wala ng iba para mapatunayan mo na hindi ikaw ang nagpapatay kay Kapir si Lapid. So, ngayon, yan ang pakiusap ko sa inyo, sa lahat, ipagdasal nyo lamang ako. Nakikiusap din ako kay Mr. Kay Attorney Bumbit Abad, na ipagdasal din ako. Tinetext ko siya na live ako ngayon. Nag-text siya. So, yan lamang po ang aking pakiusap at malay mo, baka swertihin din tayo at pag manalo tayo na senador for the first time in history, kayo makakakita ng totoong senador na ang senador na siyang totoong konsensya ng bayan. So iyan ang may ipangako ko sa inyo, tutulungan niyo ako para sa inyo itong ginagawa ko. Hindi ito para sa akin. Kasi pwede naman akong mabuhay habang buhay hanggat sa abutin ako ng aking katandaan na ganito lamang ako. Sapat na ang aking pamamaraan para ako'y mabuhay sa akin, sa sistema ko. Pero ayaw ko na hindi ako natutuwa na makita ko lang na nagpapabaya lamang ako kung nakikita ko ang bayan ko ay nagdudurusa, kung ang kababayan ko ay kinatapakan, at kung ang kababayan ko ay hindi nakakakuha ng katarungan. Kaya lahat ng mga kababayan ko, kahit anong relihiyon kayo, Kristiyano o Muslim, lahat po, insaala sa mga kapatid ko na mga Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, italahu wa barakatuh. Sa mga kapatid kong mga Kristiyano, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yan po, and we, sabi ng Panginoon na pinaniwalaan ko,
I am the way, the truth, and the life. And it is only, no other can set us free, but it is only the truth. Kaya, magtatawag na lang ako at mag-out na ako. So, Desmond Laksabana, magandang umaga. Mariska Anderson, ingat lang parati. Norman Santa Maria, God bless. Bernardo Mendiola Ignalagin, good AM. Tapos, Dorforvax Diesel, attorney, ikaw sing mabuhay ka at tuloy ang laban. Salamat sa mga katotohanan. Salamat yan. Violeta Bacamonte, amen. Tapos, praying for safety. No? John Estacio, God bless you, Doc Bunyog. Estrella Mariano, mabuhay ka, ingat lagi. Salamat. Henry, Jenry Sayo, always take care of yourself. Yes, I will always take care. All I need is I want to be reminded always of my safety. Antonio Rafael, question lang, sino ang nakikinabang sa pagkawala ni Kaper Silapid? Duterte, wala na sa posisyon. E di, ang si Bantag pa rin nakikinabang. Kasi alam nyo, ito, bigyan ko kayo ng isang sikreto, nalalaman ko, nagpatayo habang nagtatago, si Bantag, nagpatayo siya ng tatlong mansyon. Ganun katindi. Hindi ko muna sasabihin kung saan. Okay? So, be safe. Dr. Kausin, sabi ni Jesus Luz Luza. Jen Rizayo, good morning. Rodolfo San Jose, we will pray for you. And then, Toto Kausing for Senator. Thank you po. Bishop Ernie, good morning. Senator Toto, covering you with prayers. Thank you po. Junicia Alpapara, ingat po lagi, sir. Nat Reese, Alice has a new name, as in Alice Gurgur. Okay. Kaya doble ingat ka, attorney. Okay po. Lords William, mahirap kasing mahugasan agad ang...